kilalang kilala natin, no? Sumikat siya dahil na-scam siya ng Marvin Panis. Honestly, kasi sa community namin na to, I've been here for like less than 2 months. And nagulat din ako dun sa growth ng community namin kasi grabe, sobrang dami nag-join and ang dami rin kumikita. Gusto ko malaman paano ka nag-start dyan sa negosyo mo. Kasi di ba na-rated K ka eh. Bigyan mo nga kami ng konting... Rated K, ano, pera paraan. May puhunan. Ako po dahil sa Forex, dito ko naranasan magkaroon ng 6-digit income. Wow, 6-digit. Pero hindi yun in 1 month. Pero, I mean, naipon ko yun because sa pagtitrade. Paano kayo nagiging profitable dyan? Kasi maraming sumusubok, pero alam yun, yun nga, nasusunog eh. Ano yung ma-share nyo sa ating audience na ano yung way nyo para kumita talaga dito? Well, first is our community. Yung community na meron kami is actually a community wherein tumutulong kami kung paano ka magiging profitable. However, since meron kang community and tutulungan namin kayo kung paano kayo magiging profitable kasi dito, tutulungan namin kayo mag-aral. So, kumbaga parang classmates tayo, di ba? What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Eto, andito na naman tayo para mag-cryptohan. No, meron ako mga kasama ngayon ng mga special guests natin na mag-share ng mga knowledge nila about business and forex at kung paano nila yun narating. Alright, so kasama ko dito walang iba, no? Kilalang kilala nyo naman, si Lady, isang influencer, businesswoman, no? May mga business siya na mga skincare, aesthetic. Aesthetic, ayan. And of course, si Erica, nandito din kasama natin. May mga salon business yan, meron din siyang garments, and of course, restaurant business. And of course, si Janice nandito din, no? Si Janice na housewife, pero guys, no, full-time trader yan. At ang matindi, gumraduate niya ng cum laude. So from career woman, naging forex trader na full-time, no? At kumikita ng maganda sa forex. Pero ang maganda dito, i-share nila guys kung paano nila narating tong mga posisyon nila. And ang gusto natin mangyari dito, makuha natin yung mga techniques, character nila, no, and drive nila kung paano sila naging successful sa mga business nila. And of course, sa pag-forex. So, unahin na natin si... Bigla ka naman. So, unahin na natin si Janice. Ayan, para ma-relax ka na ng todo. So, si Janice, guys, very successful trader, no? And paano mo ba nagawa? Ano yung naging drive mo dito? Saan ka ba nag-start? So, thank you, Sir Marvin, for introducing. So, ayan. Nag-start po ako dito nung pandemic kasi naghahanap ako ng passive income. Kasi may baby po ako noon. So, wini-worry ko paano kung mawalan ako ng work. Uh-huh. Kasi pandemic, nagkakatanggalan. So, hanap tayo ng iba pang pwedeng pagkakitaan. Uh-huh. Saan ba nag-work noon before? Isa po akong marketing manager sa Australian company. Oh. So, naka-maternity leave ako noon, pero may risk management lang ako na what if isa ako sumatanggal. Mm-hmm. Pero luckily hindi po yun yung nangyari. Nagka-increase pa nga po ako noon eh. Oh, wow. Sa work. Nice. Pero nung nalaman ko yung forex, so instead of manood ng Netflix, mm-hmm, nung na-introduce nung husband ko si Jimmy yung forex, sabi ko, thank you so much kasi nabigyan ako ng opportunity na may ganito pala, aralin mo lang. Tama. Diba po? Sabi niya, sige, try ko daw. Automated trading pa yun eh. May sinalihan kami ng community. And then, dun, na-introduce sa akin yung forex. Then, okay. Inaral ko siya, but then, sir, nasunog yung account ko day one. Okay. Pero, hindi ako na... Part talaga yan, no? Oo. Hey, kuwag, kumikita ako ng ano, parang 60 wins. Mm-hmm. And then, nung hapon, na-overtrade yata ako. Nasunog ako. Oh. Sabi ko, bakit? Asan na yung open trades ko? Nawala. Nasunog. Mm-hmm. Kala ko kasi para siyang forex, stocks. Mm-hmm. Kasi sa stocks, pwede ba hayaan nyo lang yan? Oo, para so, bumibili ka lang ng literal shares. Shares. Oh. Stocks po ako nag-trade noong 2015. Mm-hmm. Tapos noong 2020, forex naman. So, kala ko kasi scam yun eh. So, yun po. Nasunog and then na-realize ko, hindi yun kasalanan ni forex. Kasalanan ko yun. Okay. Hindi ko alam yung stop loss. Wala akong community, hindi ako na-educate. So, hindi po ako nag-give up. Oh. So, sa madaling salita, guys, just imagine ha, tatlo yung anak ni Janice. Pero nung pandemic, talagang hindi siya tumigil, no? Inaral niya. And ngayon, natututo siya dun sa mga naging mistakes niya before. Yeah. Which is nasunog siya. Anong ginawa mo nun, nung nasunog ka? So, nung nasunogan po
po ako, narealize ko, it's my fault. So, kung magsa-stop po ako sa nangyaring yun, hindi ko yun mababawi. Yes. So, I educated myself. Naghanap ako ng mga pwedeng courses sa YouTube. Kaya alam, masyadong mahal. Kaya mahal, parang 100K. So, pumasok ako sa YouTube Academy. Kaya lang walang mentor. Swerte mong replyan ka, pero walang nagre-reply na sa mga YouTube nun eh. Tama. And then, nagbasa ako, meron ako, alam niyo yung Baby Pips? Yes. Doon lang ako, graduate lang ako dyan. Pero iba pa rin kasi yung may community, may mentor. Oh. And kaya, hindi ako sumuko, inaral ko lang siya. Tapos, nakadevelop kami yung sariling strategy, okay, which is the BeatFXPH. So, nagkaroon kami ng community, yung mga nagtatanong po sa akin, paano ba yan, paano mag-trade? So, doon nag-start yung journey ko na dumadami na yung naging interesado. Okay. But then, wala rin ako mai-refer na course. Mm-hmm. Kasi ako gusto kong magturo. Kaya hindi naman ako, sino ba ako? Hindi naman ako mentor. No. So, wala akong mai-refer na ano yun, mapag-enrollan nila. So, kaya recently, yun nga, mayroon akong sinalihan. Ito, yung community natin, economy. Mm. Kasi gusto ko i-try. Okay ba ito? Parang umiingay siya. Ano ba itong... Umiingay, meaning talagang may mga kumikita dyan. Kumikita diba? Kasi hindi naman iingay yan kung walang mga kumikita, diba? So, okay na ba sabihin niyo na? Alin? Oo naman, no? Wala problema. So, recently, nag-join po ako dito kay economy. Kasi nakita ko may course sila. Ito, yung wala akong access before. Ito yung kulang ko 4 years ago, kaya ako nasunugan. Kaya ngayon po, nagiging confident ako magsalita. Kasi pag yung tao natutukan or naturuan ng tama, na alam nila yung risk management, stop loss, importante yung pagka-calculate ng risk per trade, maiiwas sila sa sunog. Kasi ako, kaya ako nasunog, malaking lot size ko, hindi ako nag-stop loss, wala yung ganyan. Yes. But, if, di ba, sir, na-educate sila about those things. So, ayan. Kaya tinry ko to economy. Since before, lagi katang sila, paano ba mag-trade? So, ang sagot ko ngayon, try to join our community. Kasi dito, nag-enroll ako. I'm a student here. Pero at the same time, nasi-share ko yung knowledge ko sa 4 years doon sa mga nag-join, sa mga classmates ko. Yun. Like sila, classmates ko. So, classmates tayo, mo din classmates sila. Oh, nice. Oh, guys, ang ganda nung natutunan natin. So, wag kayong magkukwit kahit na nasusunugan kayo. And ang maganda rin dyan, nag-join din kayo sa mga community para kumbaga merong maraming heads na nag-iisip and may mapapagtanungan ka at may mag-guide sa'yo. Hindi ka tulad nung iba na nag-start talaga na sa sarili. Wala problema kung mag-YouTube ka, mag-course ka. But of course, iba pa rin yung merong kang community na mapapagtanungan. So, yan. Thank you so much, Ma'am Jenice. Lipat naman tayo, of course, kay Lady. Okay, Lady. Yan. Yeah, si Lady, kilala natin, no? Sumikat siya dahil na-scam siya ng Marvin Pappas. Ngayon, matalik na magkaibigan na kami ni Lady. Ayan. So, nagsusuportahan kami, no, sa mga business and of course ka-tennis ko na rin to, no, kahit di pa ako marunong, Lady. Okay, so, okay lang yan, Lady. Gusto ko malaman, I know na businesswoman ka, marami ka negosyo and of course nakilala ka na rin sa mundo ng trading. So ngayon, anong drive mo, bakit, paano ka napunta dyan sa community nyo, tsaka gaano ba kaganda kasi yung ano na yan, pinapasok nyo na yan, parang palaki ng palaking community nyo eh. Yeah, kahit ako nagugulat honestly, sa community namin na to, I've been here for like less than 2 months or mag 2 months pa lang actually, and nagulat din ako dun sa growth ng community namin kasi grabe, sobrang dami nagjo-join and ang dami rin kumikita. Ayun ang importante. Oh yeah, kumikita yan sila, kumikita ito. Nice. So nakakatuwa, na-enjoy ko siya kasi honestly, when I joined this community, dito ko nakita yung alignment ng vision. Yung vision ko is to help help people get educated on how to trade, how to earn extra income, how to get an extra income stream, di ba? Yun yung mahalaga kasi parang dito sa Pilipinas, ang sasipag talaga ng mga Pilipino. Ang problema is wala tayong right vehicle. Tama. Di ba? Imagine mo, kung wala kang right vehicle, you're riding pedicab going to Baguio. Di ba? Gano'ng katagal makakarating dun sa Baguio bago, di ba, kung nagpipedicab ka? And then, so, itong binigay ng community namin is actually the right vehicle, yes. Ferrari. Kumbaga sa mga umaakyat ng bundok, yung may tour guide, mas madali ka makakaakyat kasi alam mo na yung path, di ba? Yes. And ang maganda dyan, guys, kasi syempre sa mundo ng trading, sa mundo ng forex, kahit crypto trading pa yan, is very risky. No, katulad na nangyari kay Jenice,
talagang pwedeng masunugan yung account mo, yung hard-earned money mo pwedeng mawala. No, kaya importanteng-importante na merong mag-guide sa'yo, no, nag-aaral ka na may mga kasabay ka sa community. And of course, sabay-sabay kayo nag-earn. Kasi possible dyan na nasa community nila, sinasabi nila kung okay guys, ito, nag-buy na, buy time na, or sell time na, di ba? So may mga ganong business, no? So, anything to... Yeah, kaya parang sobrang nakakatuwa rin na para tayong merong Google Maps dito, mm-hmm. Na siya na yung magsasabi sa'yo ng direction mo. Is it left? Is it right? Right, no. Diba? So talagang yung community, yung mentor, yung mga coaches, sila magsasabi sa'yo on when to enter, when to exit, anong gagawin mo kapag tiyatamaan ka ng parang yung psychology of like, no. Bigla ka nagiging greedy, diba? So sila yung magsasabi sa'yo. Kaya sobrang halaga na meron tayong community. And yung nagda-drive talaga sa akin, no. Dito is that nakakatulong kami sa marami. Yo. Marami natutuwa, marami nag- enjoy, parang nagkakaroon sila ng extra income, at the same time nagkakaroon tayo ng bonding, ng friendship, diba? Na nakakatulong talaga sa marami. So yun talaga yung pinaka-drive ko dito, kaya sobrang push na push ako. Ayan. Oh, make sense guys, kasi syempre sila mga businesswoman naman na sila. Kumbaga, totoo naman may mga pera na talaga to, pero syempre for them, iba rin yung feeling na okay, may mga taong natututo dito sa loob ah. At hindi lang yun, naiiwasan na masunugan ng account, at the same time kumikita. Yun yung bottom line eh. Ang community, mahihirapang lumaki yan kung hindi naman nagbe-benefit yung mga tao sa loob. Yeah. Kung hindi naman, dalawa lang yan eh. Ikaw ang nag-aambag dun sa community, or ikaw din may napapala ka sa community, kumikita ka. Mm-hmm. So, yeah. Thank you so much, ma'am lady. And ang next nating tatanungin, okay, walang iba kundi ang businesswoman guys. Sobrang daming business. Gusto ko malaman paano ka nag-start diyan sa negosyo mo, kasi 'di ba narated gay ka eh. So ano ba? Bigyan mo nga kami ng konting gay, ano? Pera paraan. Puhunan. Wow. May puhunan. Oh. So ano yung lesson sa iyo? Gusto kong matuto sa iyo, Erica, at yung audience. Paano ka nag-start? Yung sa paano nag-start, yun nga yung sa rated gay nga, magkano yung puhunan? I started with only 5,000 pesos. Wow, 5,000. Yun. So yung 5,000 pesos na yun na yung lahat. Kumbaga nakikita ko ngayon yung fruit of labor namin mag-asawa. Yung 5,000 pesos na yun, nakapundar na kami ng dalawang house and lot. Wow. Sasakyan. Tapos yun na, lahat ng iba't ibang business namin ngayon, kumbaga galing lang doon sa pinuhunan namin na 5,000. So yan yung mga nagtatanong dyan lagi sa akin sa comment section na, Sir Marbs, magkano mag-start ng business, paano magsimula? Just imagine si Erica 5,000 lang. So may pag-asa tayo, okay? So and then sorry. Tsaka yun, yun nga kung yung marami nagtatanong, ay nga magkano daw ba yung kailangan puhunan nila para mag-start ng business? Sa akin nga, ang ma-advise ko talaga, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Mm-hmm. Kailangan mo lang talaga yung, yun nga, yung execution. Yan, at action. Yun nga, execution. Kumbaga, kapag may naisip kang idea ngayon, kailangan agad-agad gawin mo yan. Kasi, andyan yung ano eh, kumbaga, nandyan pa yung desire mo na magawa yung business na yun. Tama. So, yun nga, 5,000 pesos. And pag may nagtatanong sa akin kung, ano ba yan? Nanghiram ba kayo sa bank? Anong business or ba yan? Ano, yun nga eh, nanalo daw kami sa loto. Yung nanghiram daw ba kami sa bank? Ang proud lang ako na sabihin na dumating kami sa ganitong point na wala kaming, like yan nga, wala kaming loans, ganyan. Mm-hmm. Kumbaga, kung ano yung pumapasok sa aming income, pinapaikot. Yun lang yung pinapaikot namin. Lahat ng perang pumapasok from business, hindi namin siya tinitingnan na pera. Oo. Kumbaga, puhunan. Puhunan pang expand sa future. Kasi yung iba nakakuha lang or naka-income lang ng konti, nagtataas na agad ng status eh, no? Kumbaga, ang nakita kong lesson dito sa sinabi ni Erica, number one, of course, is pwede kang mag-start ng maliit lang yung puhunan. Mm-hmm. Number two, yung urgency, no? Kumbaga, may idea siya, no? May plano siya or may business, gawin mo na agad-agad. Kasi pwedeng tamarin ka eh. Yung iba kasi nagpo-procrastinate pa. Sasabihin lang, next week, next month ko na siya gagawin. So, hindi. Usually yan, ngayon. Gawin mo na ngayon. Kung pwedeng, planuhin mo na ngayon. And of course, yung pangatlong sinabi niya, guys, yung kinikita nila doon sa business, nung umpisa pa lang, pinag-e-expand nila. Hindi yung basta-basta na pag-umita ka na, lulustayin mo na or bibili ka na agad ng Lambo. Kumbaga,
expand, palakihin mo yung negosyo mo. Kaya lumaki na lumaki, nagkaroon ng salon, nagkaroon ng restaurant, nagbay gardens pa. Tapos ngayon, forex trader ka pa. O doon naman sa pag-forex, kamusta naman yan? Ba't pinasok mo pa yun? Ang dami mo na negosyo, bakit ka pa nag-trade ng forex? Yun nga, kumbaga, may mga nagtatanong din, okay naman yung mga traditional business mo, ha? Dami naman na. So, parang nagbumukha ka talaga kung mukhang pera kasi lahat na lang ng field. Oo. Sabi ko, why not? Kasi opportunity na yung nilalatag sa'yo eh. Opportunity na yan dumadaan sa'yo. Bakit hindi mo i-grab, di ba? Yun yung nagiging problem kasi sa mga Pilipino na nagiging kontento sila, nililimit nila yung sarili nila sa... Totoo. Kung anong meron sila. Yes. Hindi nila nakikita. So, like ako, dun ko na, parang dun ko na-appreciate at na-realize na, grabe, may ganito palang field. Correct. Na forex trading. Sobrang iba talaga sa nakasanayan ko. Kumbaga may traditional ka may digital income ka pa, forex trading, kinuha mo na lahat. And kumbaga, dun sa sinabi mo, imaginein mo, si Henry Siba, tumigil na sa SM, nag-SMDC, diba? Nag-BDO pa. So, kumbaga, hanggang may opportunity, hanggang lumalawak, ang dami pa nilang taong natatouch. Like, ilan yung nagkakatrabaho sa mga tinatayong businesses nila, Henry C. Of course, si Erica, gusto niyang ma-maximize din, no, yung mga ganitong income. Like, kayo, diba? Kaya nga kayo nagki-crypto, kaya nga kayo nagte-trade ng forex. I'm sure may mga trabaho yung iba dyan, may mga negosyante, pero sayang kasi kung hindi mo ima-maximize yung income na pwedeng makuha mo sa forex. But given, kailangan syempre na aralin mong maigi at may mga kasama ka nag-aaral dun sa forex because hindi rin siya biro. Parang negosyo din eh. Kamusta na ba yung mga income dyan? Ano ba nangyayari na sa forex nyo? Kayo. So, ako po dahil sa forex, dito ko po naranasan magkaroon ng 6-digit dollar income. Dollars. 6-digit. Pero hindi yun in 1 month. Pero, I mean, naipon ko yun because sa pagte-trade din. Okay. And sa digital business natin. So, kumbaga na i-advance ko na dapat kinikita ko ng ilang taon. Uh-huh. So, kaya ako nagkaroon ng, tawag nito, ng, nakapag-decide ako na mag-resign. Since, kumbaga, kung hindi ako mag-resign ngayon, hindi ako makakatutok dito sa ginagawa ko. Kasi as a mom, ang hirap eh, limited lang yung time ko eh. So, sana ko doon ba sa employment na fix yung income o gawin ko tong full-time na alam mo yung kapag ginalingan mo, inaral mo, yes, dollar ang kikitain mo. Tama. So, I chose na dito. So, nung una, yun, yung sa family, parents, siyempre, hindi sila maano dyan, open-minded sa ganyan. Yes. Siyempre, ang mga parents natin, gusto nila yung employed tayo. Secured. But then, pinare-realize ko na iba kasi talaga. Iba na yung mundo ngayon. Yep. The digital world na to. Totoo eh. Yan. So, why not i-utilize natin yung opportunity, kagaya na mention ni Erica na andyan na eh. So, aralin na lang natin. And hindi ako nagsisi kasi dahil sa forex trading, sa digital business na to, yun, dollars po yung kinikita natin. Sige, nice. Last question na to ah. Last question, medyo bibitinin ko kayo pero ito yung pinaka-importanting question. Ano yung pinaka-strategy nyo? Bakit kayo kumikita sa forex? Or ano yung pwede nating i-share sa mga tao kung paano kayo nagiging profitable dyan? Kasi marami sumusubok pero alam yun, yun nga, nasusunog eh. Ano yung ma-share nyo sa ating audience na ano yung way nyo para kumita talaga dito? Well, first is our community. Yung community na meron kami is actually a community wherein tumutulong kami kung paano ka magiging profitable. We understand na ang forex talaga is very risky. That is why lagi namin sinasabi sa mga traders na risk mo lang yung kaya mong i-risk. Yes. Kasi nga sobrang risky. However, since meron kang community and tutulungan namin kayo kung paano kayo magiging profitable. Kasi dito, tutulungan namin kayo mag-aral. So, kumbaga parang classmates tayo, di ba? So, kung merong valedictorian, may cum laude, ayan. Cum laude. So, kukopyahin lang natin yung mga signals. Mga classmate na nagkukopyahan. Ah, nagbibigay din kayo ng signal sa community. Nagbibigay tayo ng mga signal wherein kukopyahin nyo na lang yung mga copy signals, yung mga trading signals na yun na ilalagay nyo dun sa trading account nyo. And then, kikita na kayo. Nice. Hindi natin, pwedeng kumita, pwedeng matalo. Pero syempre, since we have this win rate na talagang may historical result na makikita doon na positive naman. Okay. Positive naman yung resulta so far.
Pero syempre, hindi naman namin ma-assure sa inyo na yung profit last year or last month is the same will be, that the same yung profit this coming month, di ba? Oh, iba-iba eh. Oo, iba-iba eh. Depende yan, syempre, sa market, di ba? Pero yeah, ang pinakamahalaga, yan, meron tayong mga video tutorials wherein pwede nyo panoorin. From basic to advanced yan, di ba? Lahat yan, malalaman nyo ano ba yung tips, ano ba yung leverage, ano ba yung bullish, ano ba yung bearish, ano yung mga pinagsasasabi nila Marvin, nila Janice. Alam mo, hindi tayo nagkakaintindihan. Dito, magkakaroon tayo ng same language, kumbaga. Kasi hindi na tayo parang Chinese at Japanese na nag-uusap. Yes. Dito, nakakapag-usap tayo with the same language at nagkakaintindihan tayo ano ba yung mga terminologies din na ginagamit namin. Tapos, weekly din kami nag-webinar, so hindi kayo maiiwan dito. Weekly. Yes. Weekly. Nice. Doon, makakapagtanong-tanong sila ron. And po doon sa weekly webinar, meron tayong free na one-on-one coaching. You get access sa mentorship. Nice. Paano nila ma-access yung ano niyo, yung community ninyo? So, ayun, kapag nag-join ka sa amin, like sa particular sa team ko, ako mismo masasabi ko na i-guide namin kayo. So, yun din yung goal nila. May mga community tayo dito. So, yung dedication ng leaders, di ba? Yun yung ma-i-offer namin bukod doon sa enrollment kay economy. So, kami, yung mga experience namin dito, isha-share namin. So, i-guide. So, ako, lagi ko sinasabi yung experience na nasunugan ako. So, paano mo yung maiwasan? Tuturo ako ng risk management, how to execute the trade, how to calculate your risk, ano yung proper lot size. Oo. Manin, yun, kasi maganda. Naiintindihan yan eh. Pero because of this one-on-one mentorship, mag-guide ka. May kakalabit sa'yo, huy, Eric, yung lot size mo ang laki. $50 lang nilagay, bagay yung lot tama size mo. At saka kung busy sila, di ba? Like, ako na, ang nakita ko dito sa in-offer nila is, may signals eh. Sabihin, kung busy ka, masyadong busy ka sa negosyo or sa work mo, at least sila mismo sa community nagbibigay ng signals. So, yun ang, ano na. Anything to add, guys, before we end? So guys, if you want to be part of our team, we're very much willing to assist you, of course. Sobrang importante talaga na meron kayong community. And itong community namin, napaka-helpful namin. Actually, talagang i-one-on-one ka namin as much as possible. Especially kung gusto mong mag-lead. Gusto mong mag-lead ng team. Kung nasa mang lupalop ka ng mundo, meron tayong Thailand, Singapore, New Zealand, Australia, where every corner of the world nandun. International. Yeah. Oh, international tayo. Nice. We're global. We're reaching global mga OFWs na gusto rin matuto ng forex trading. Kaya if you want to become part of our team, we're very much of course to help you, and you just simply need to reach us on our Telegram, which will be indicated dun sa description box. Sige, lagay ko na lang diyan guys, yes, sa baba yung link ah. So yung iba kasi na gumagamit ng phone, i-click niyo lang diyan yung more bababa, yun makikita niyo yung link ng community nila para makapasok kayo dun. So yun guys, lalo na sa mga beginner na kagaya ko, huwag kayong ma-intimidate pagka nakarinig kayo ng word na forex, trading, crypto. So ako nga as in zero knowledge talaga nung nag-join ako. So sakto lang, napasok ako sa tamang community na meron nag-guide sa akin, may nagme-mentor, kumbaga, andun na lahat eh. Kaya hanggang ngayon, talagang inaaral ko siya kasi may nakita kong something. Kaya sabi ko nga, kung saan man to papunta, sasabay ako. Yun. Yun. At hindi naman nun. Diba? Hashtag tamang community. Oh, diba? So yan. And what are you waiting for? Diba? Ito na yung time nyo makasama kami. Makapag-enjoy din tayo together. Makapag-bonding. And of course, matuto sa mga mentors. Diba? So yun yung, ayun talaga yung pinaka-ma-enjoy nito sa grupo namin. So magkakaroon din po pala kami ng office. So ma-open na yan by tomorrow. So pwede kayo. Saan yan? Sa may... tomorrow, sa may Glassstone Tower, sa may Ortigas area lang yan. So, pwede na kayong pumunta doon. Pwede na rin nyo na kaming i-meet. So, ito talaga, makikita nyo na personally. Hindi na kayo posibleng mascam. Kasi, di ba doon tayo na i-scam eh. Face-to-face niya. So, pwede nyo na kaming bisitahin doon. Sa may Glassstone Tower lang po yan. I-message nyo lang po kami dito sa may Telegram channel natin. And doon lang po kayo makakapag-inquire. Ingat na lang po kayo sa mga scammer and sa mga nagpapanggap. Scammer and posers, ha? So, yan lang po guys. I hope na ma-on board kayo very, very soon. Yun. So again, thank you so much, Janice, Erica, and Lady. So guys, ayan na, very excited ako na makapasok sa community nila para makapagtulungan doon. At marami pa akong matututunan sa kanila. Thank you guys sa time ninyo, and I hope kita-kita tayo sa office ninyo. Yay! Salamat guys. Thank God bless. You.